Tulungang bombahin ng tubig ng dalawang barko ng China. Nako ang naman. Isang barko ng Philippine Coast Guard. Aba sa naman. Bahol de Masinloc o Panatag Shoal. Kasabay niya na ang pagbugarin ng tubig sa barko ng Bifar ng isa pang barko ng China. Nako. Umabot pa yan sa banggaan at pagkasira ng barkong maghahatid dapat ng tulong sa mga mangingisdang Pilipino. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Nako. Mula kahapon, magkasamang lumayag ang barko ng Bifar na BRP Dato Bangkaw at ang Philippine Coast Guard BRP Bagakay. Ang misyon nila, mag-maritime patrol sa may bandang Bajo de Masinloc o Panatag Shoal at magbigay ng ayuda kasama ang diesel sa mga mangingisda sa lugar. Kaninang umaga, nakarating sa paligid ng Panatag Shoal, sinundan at sinubukang harangan sila ng magkasanib na puwersa ng China Coast Guard at China Militia Vessel. Bago mag-alas 10 ng umaga, nanating ng BRP Bangkaw at Bagakay sa may entrance. Mga taga San Juan itong mga Chinese na ito eh. Tignan mo. Oh. Ano, nakakatuwa lang ano? Laki-laki ng karagatan, nagsisiksikan sila. Siguro, ito ano lang ito ah. Ito, naisip ko lang ah. Pero ano naman, hindi naman po ganito ang Panginoon. Pero sabi ko nga kung ako yung Diyos eh, no? Dudungaw ako. Ba't pa sila nagsisiksikan dun? Ang laki-laki ng tubig na binigay ko sa kanila. Oh. Nag-aaway sila dun. Oh. Tignan mo, oh. Nag-aaway-aaway sila dun. Ang laki-laki naman ng tubig. Di ba hindi nyo napapansin yun? Ang birang buhay ito. Oh. Tingin siya, ano kaya meron dun? Kung ano naman yung isda doon, may isda din doon. Pareho lang naman. Umbira. Nakakatawa pa niyan. Alam mo, meron akong ano eh, Australia ata to eh. Parang na Australian news. Nakita ko, sinama pa nila yung mga taga-Australia. Yung mga taga-Australia naman, parang, wow, manghang-mangha. Uy, tubig, tubig. Alam mo ko, parang kayo mga tanga. Wala ba tubig sa inyo? Tuwan-tuwa kayo nagbabasaan ng tubig dyan. Umbira, oo. Nag-aagawan kayo sa tubig. Hindi ko mauubos yan. Kahit araw-araw ka sumandok ng tubig at isda dyan, hindi mauubos yan. Ba't ba kayo nagsisiksikan sa isang pwesto? O sabi pa nga nito isa, bakit kasi lagi doon dumadaan? Hindi ko rin alam eh. Ba't ba pinagpipilitan nila doon eh? Ang dami-dami naman pwedeng pag-ikutan. Kailangan talaga magbanggaan sila eh. Diba? Ng Panatag Shoal. Nag-umpisa na sa pag-water cannon ang China Coast Guard. Pinuntirya nila ang Philippine Coast Guard at ang BRP. Bombahin nyo na rin! Girahin nyo na rin! Hak ng tucha, papayag ba kayo ng ganyan? Inaapi na tayong mga Pilipino! Tapunan nyo ng ihe o kaya ng tae nang matapos nyo yan. Sanay naman tayo sa ganyanan eh. Di ba? Bombahin nyo na yan! Bombahan na tayo! Sa loob ng Bifar vessel, ramdam ang lakas ng ilang minutong water cannon mula sa China Coast Guard 3305. Gumewang-gewang ang Bifar vessel. Ayan, maganda yan! Sa susunod, mas maganda pa, lagyan nyo ng tugtog. Zoom, zoom, may merong majestic ang tugtog. Lumipat dito sa likod. Habang tuloy sa pag-water cannon, nagkabanggaan ang China Coast Guard at Bifar vessel. Alam mo, ako ha, ginagawa ko lang biro ito pero sa totoo lang, naawa ako dito sa mga Coast Guard natin. Alam mo, yung parang sa kanila, yung mga pinuno natin, mga politiko natin, tinutulak itong mga Coast Guard natin sa isang danger na, alam mo yun, I mean, alam mo nang ang gaganyanin kayo eh. Araw-araw nang nangyayari yan. Uulit-ulitin nyo pa rin. Hindi, ito mga kababayan ha. Wag nating kagalitan yung mga nandi dito. Tandaan ninyo sila, sumusunod lang sila sa utos. Nang nasa taas nila. Ang hindi ko maintindihan, ito mga nasa taas nila, alam na nga nilang gagawin yan ulit-ulit. Araw-araw ginaganyan na kayo eh. Hindi, isipin nyo yan ha. Hindi pa ba ninyo alam yan? Kayo mga opisyal dyan sa AFP, hindi nyo po ba alam na gaganyan ninyo mga kababayan natin? Di ba alam nyo na? So bakit pa tayo pabalik-balik? Ba't hindi tayo gumawa ng ibang paraan
para tayo naman ay makalamang. Eh kasi parang, alam mo nang bubugbugin ka, dadaan ka pa rin dun. Hindi o, diba halimbawa, may iskinita, o gabi-gabi, hino-hold up ka dun. Halimbawa lang, diba? O, tapos sasabihin sa'yo ng tatay mo, anak, daan ka uli dun bukas, ha? Ay! Lagi akong hino-hold up pag dumat. Hindi, ganyan talaga. Dalhin mo yung camera mo. Para sa susunod na hold upin ka, may video ka. Okay? So pag hold upin ka uli, video mo. Tapos ilabas mo sa social media para trending. Oh. Eh paano yun, tay? Di maubusan ako ng cellphone nito tsaka ng pera. Hindi, bukas bibigyan kita uli ng bago. Tapos daan ka uli doon. Tapos i-video mo uli. Ulit-ulitin mo yan mga isang taon. Araw-araw mong gawin yan. Hindi, ako nagtatanong lang ako. Bakit tayo ganun kagago? Alam na nga natin ginagawa sa atin yung araw-araw, gagawin. Gagawa, same thing lang, paulit-ulit. Diba, paulit-ulit, gagawin pa rin natin. Ba't hindi tayo gumawa ng ibang paraan? Yun lang ako, dun lang ang tanong ko eh. Simpleng-simple, alam nyo nang ang gagawin sa inyo yan. Bakit araw-araw pa rin kayong gagawa ng ganyan? Ba't hindi tayo gumawa ng ibang paraan? Tama, mali. Diba o? Eh paano kung matuluyang lumubog yung tubig na? Ah, mas maganda. Pasabihin ng mga politiko, di mas maganda. Mas masama ang China. Tama, mali. May punto ka doon, sir. May punto ka. O, parang yung tatay mo, sinabi mo. Tay, paano naman niya kung saksakin ako nung hold-upper? Abay, mas maganda. I-video mo yun. O, para talagang pag nilabas mo, o, anak ko, sinaksak. Ganon. Di ba maganda yun, anak? Ayaw mo ba nun? Bayani ka, sinaksak ka eh. Parang ganon ang ginagawa ng gobyerno dito sa mga kababayan natin eh. Okay yan, nang lumubog kayo. Pag lumubog kayo, daladala nyo yung video. Sabihan nyo lang yung GMA tsaka TV5 na magdala ng GoPro para waterproof. Tama, mali. Okay lang po ba yun? Diba? Ewan ko ba kung asa ng logic dyan sa ganyan? Nangamoy. Inaalam pa ng BFAR kung ano ang mga nasira sa barko nila. Wala namang na-report pa kung may nasugatan sa mga sakay nito. Sa video ito na mula sa Philippine Coast Guard, kita kung paano pagtulungang i-water cannon ng China ang barko ng PCG. Tapos tuwan-tuwa pa yung nagbibideo, no? Naka-helicopter siguro ito, kaya, o kaya drone. Sabi, sir, ang ganda, cinematic. Cinematic yung kuha natin, sir. Pang cinemotion ng datingan ito, Brad. Di ba? Ano yan? Ano yan? 4K yung resolution yan. Kitang-kita. Oh. Ang ganda ng kuha, sir. Oh. Tingnan nyo, lulubog na. Oh, sana lumubog para mas nakakagalit. Oh. Sabay ang water cannon mula sa kaliwa at kanan. Ayon kay PCG spokesman Commodore J. Ayan, and then pagka ganyan drone yan, yung mga ganyang smooth ang galawan. Drone yan. Lupit eh, no? Lagyan nyo ng tugtog yan. Ano kayo? Ah, sandali, hanap tayo ng tugtog na maganda. Sandali lang, hahanap tayo ng tugtog. Wait lang, ha? Para samahan natin ng tugtog. Sandali. Para maganda. Para naman eh, ayan, majestic, cinematic. O, majestic. O, wait lang. Para mas maganda nga datingan. Wait. Sandali. Ay, ayoko yung ba't ganyan ng tugtog. Ayan yan. Nadidinig nyo ba yung tugtog? Hindi. Hindi, ata. Ayan. Sandali, dinadownload lang natin. Ha. Pagka na-download natin, idadali natin dyan. Ha? Sandali lang. Ito. O, para, ayan. Okay. Ayan. Ayan. Sandali. Para mas maganda tugtugan.
Wait lang. Lagyan na natin ng konti yung ano. Ayan, ayan. Ito. Oh, wait lang. Kayo naman eh. Daan-daan lang. Easy. Oh, ayan. Pasok. Lights, camera, action! Lang pa ng B-Far kung ano ang mga nasira. Sandali, may nagsalita ng incheck. Nachang matching at sang ahumatang. Ay ba, hindi pala ito incheck. Hindi pala ito incheck. Ay, nako, grabe. Ang bihira kayo. Ito na, ano na naman sinasabi nito. May sinasabi na naman si Kuya. Coast Guard vessel. So, this could be an escalation in that sense. And I relate this to Greenback. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abdurrahman. Sa susunod, GMA, dagyan din ng music. Hindi, totoo yan! Kung may music talaga, alam mo, malaking bagay na gagawa ng music sa ano eh, sa mga sa mga ganyan drama. Andali. Hanap ba tayo ng ano? Kasi dapat yung matindi. Wala eh. Ay, Goddess of the Sea title. Ayan. Andali. Ito. Mas maganda to. Iba itong tugtog naman na ito. Papara naman sa iba. Ayan. Andali. Wait lang. Kayo talaga, para naman, ano. Ito. Pasok ulit tayo, ha? Ayan, ito. Ito. Wait lang. Ito. Ito, mas maganda to. Ito, the best to. Sigurado ako, pasok na pasok to. Pasok to kay Cinemotion, ha? Pasok to kay Cinemotion, okay? Pasok. Yoko!
Nako. Ayan na talaga. Nako po, ayan na. Oo, ayan na. Ayun na, biglang. Iba na pala. Dali. Eh, labo mo naman banat pa eh. Eh kasi comedy po ito eh. Itong maman to, comedy po eh. Sense that I relate this to Greenback. Para sa GMA Integrated. Ay nako, alam mo, para lang sa mga ano ha, sa mga kababayan natin ha. Hindi ko po ginagawang katatawanan itong pangyayari na to. Ah, naiinis lang ho tayo kasi alam na ho natin araw-araw gaganyanin tayo ng China. Bakit ho ba hanggang ngayon ganun pa rin ang ginagawa natin? The same thing paulit-ulit, araw-araw, ganyan na lang. Alam nyo nang bobombahin eh. Diba? Alam nyo nang bobombahin kayo ng tubig, bakit uulit-ulitin nyo pa rin? Ba't hindi kayo gumawa ng ibang paraan? Ano to? Kailangan bida-bida? Oh, tama si Diego Latigo, sabi bakit di gumamit ng chopper? Di ba? Eh nagagawa ngang gumamit ng drone eh. Oh, which is alam niyo ba yung drone eh yung kanyang tagal ng baterya hindi nga ho tumatagal ng 30 minutes to 1 hour yun eh. Oh. Eh bakit eh yung hindi kayo mag-helicopter? Kailangan talaga dun sa tubig dumaan. Yun nga. Ito nga ang punto ko dito. Kasi gusto ng drama. Eh kung gusto nyo pala ng drama, lagyan nyo ng music. Hindi, alam mo ako, ganito ako pag nanonood ako ng horror. Sino na ito nanonood ng horror? Di ba pag nanonood kayo ng horror, paano pag malapit na yung multo? Di ba? Minsan yung iba, tinatakpan yung TV. Sinisilip-silip, pinipinta-pinta. Ano to? Parang bakarat lang eh. Pinipinta-pinta pa yung multo eh. Di ba ganun? Bakarat ba yan? Ano ba yan? Banker ba yan o player? Di ba ganun eh. O pag nanonood ka ng multo, alam mo, sikreto, patayin mo yung music. Patayin mo yung audio, hindi na nakakatakot. Oo. Walang biro, huwag mong takpan, panuorin mo. Patayin mo lang yung audio. Tingnan mo, mawawala na yung takot mo. O, sabi nga ni Noli G, ba't di gumante? Eh, kung gumante, di hindi maganda yung kwento. Diba? Pag gumante sila, wala na yung istorya na tayo yung inaapi. Kaya nga ho, yun po ang ano, ang yun po ang napaka-importante nating maintindihan ho. Ha? Eh ito, alam naman natin na ang daming paraan para kung ano man yung gusto nating gawin. Pero bakit natin pinapaulit-ulit na gawin ito? Iyan na yung tinatawag na for politics sake. Kasi meron tayong gustong ipahatid sa politika na ano, kagagawa ni Duterte kaya nagkaganyan ng China.